Chapter 4. Lastly, Francis, laganap ang balibalitang madalas kang makitang may kasama na isang babaeng tila close and shall we say ka-sweet moments mo? Masiglang hirit ni Joyce Paisa Lopez, host para sa Channel 8. A girl that, if I am not mistaken, happens to be the same Clover Records employee na hindi matay at isinugod mo pa personally sa hospital after a surprise performance in the Hope Benefit Concert for Children. A girl that you hired as your personal assistant and who's backstage right now. Once and for all, tapatan kung tapatan na. Kayo na nga ba ng babaeng to? Sa madaling salita, in other words, siya na nga ba ang girlfriend mo, Francis? Well, spicy. To put it simply, yes, we are. And yes, she is. He gamely replied. In fact, you could say that she is my muse. Ang tao na inspirasyon ko right now. Napatili si Spicy na talagang kinilig sa deklarasyong iyon. Pero in fairness, kitang-kita naman ito mula sa pangingislap ng iyong mapupungin ng mga mata. Tumikim pa ang bakla. Anyways, dangan lamang at nagkaamin na. Could we call on the lady herself to join us on stage? Direct? Siyempre, magagawa nila yun. A moment later, ay lumantad na si Isay sa set. Casually but elegantly dressed. Sa suot at ayos nito na isang kilalang professional stylist at trumabaho, hindi mo aakalaing PA ang dalaga. Pinagsi ang tabas ng buhok ni Isay. Nilagyan ng bangs at kinulot ng bandang dulo. Light makeup lang, sapat para magbigay diin sa almond shape eyes nito at malarosas na mga labi. There on live TV, she looked chic, sophisticated, a woman of the world. She looked more or less like a carbon copy of Mika Cervantes. Hello po, bati ng dalaga sa host. Nag-close up ang camera sa mukha ni Isay. May pagka-stiff ang ngiti nito at halatang hindi sanay na humarap sa maraming tao. Maaring dala ng makikinang na ilaw sa set, maaring dala ng pinaghalang face powder at nervyos. Pumutla ang normally kayo maging balat nito. Ladies and gentlemen, Miss Melissa Plata. Samantala ay masiglang anunsyo ni Spicy sa audience. Napuno ng palakpakan at mga tili ang studio. Nagpampaatras ang cam just in time para makuha ang pag-upo ni Isay sa divan right next to Francis. Nahinubakan pa ang kamay ng dalaga at waring pinisil pa to. Isay blush. Naging mas natural ang pagngiti nito. Kailangan pa ba nating itanong kung paano sila nagka-inlovean? Spicy went on to assert. Ineng, ikaw na yata ang pinakamagandang PA na nasilayan ko. Let me be the first to say na kayong dalawa ni Francis ay hindi tao, hindi hayop, kundi bagay. As in bagay na bagay. This is just wrong. Isa yung sentimentong hindi mawaglit naman sa isipan ni Marco. Habang sinasaksihan ang exclusive disclosure ng relasyon ni na Francis at Isay sa TV. So what do you think? Untag naman ni Elvis sa kanya. Okay naman ang itsura niya, I guess. Marco shrugged. Isay looks a lot more refined. The manager smiled. I mean the interview. Paglilinaw nito. A faintly quizzical air crossing her features. Strange. Sambit ni Marco sa sarili na muling itinako ang tingin pabalik sa television screen ng kanyang opisina. I did it. My matchmaking work. So why the hell do I feel as if I've made a mistake of my life? Napasimangot siya. Sa telebisyon, nangingiting sinagot ni Isay ang kung anong tanong na binabato ni Spicy Lopez. Bahagya na kahilig si Francis sa balikat ng dalaga. Apparently intent at aliw na aliw sa pakikinig sa sinasabi nito. Nag-zoom ang screen sa wangis ni Isay. Close enough para mapunaninuman ang mahabang pilikmata nito. Ang maliit na nunal sa kaliwang pisngi. Ang bahagyang pagkibot ng bibig nito sa tuwing napapaisip. Marco watched her lips move, that feeling of unease ever persistent mula nung usapan nila ni Francis sa La Chateau only a week before. Bagay yung nagpatibay sa may pagka-irrational na paniniwala niya na si Isay ang dahilan kung anumang bumabagabag sa kanya ngayon. Si Isay at kung paano to ginawang stand-in Mika ni Francis. Hell, Marco licked away in time para mahuli si Elvin na nakatunghay sa kanya. He cleared his throat.
Medyo halata nga lang na rehearse. Pinilit niyang huwag pansinin ang pagtaas ng kilay ng kausap. What's the deal with calling her on stage anyway? Nagkabit-balikat naman si LV. Mapilit yung mga writers ng show. At si Isay? Pumayag siya, syempre. Anong nakatatandang babae? Nilipitan siya nito sa kanyang kinatatayuan sa harap ng telebisyon. Nakabaling ang atensyon sa palabas habang waring hangin ang kakwentuhan. Just as she readily agreed at Francis, suggestion to have her hair done, her wardrobe change. Heck, to begin attending some sort of finishing school para matuto kung paano mapakaklas. All for the sake of becoming someone else. Huminga to ng malalim. Well, I hope you're pleased with yourself. I am LV. Tugon niya. I'm perfectly happy with how things played out. In fact, the older woman's lips twisted into a crafty smile. Then why are you frowning? Kanina pa to na kasimangot. Tahimik at walang kibo bagaman ang lalaki mismo ang nagpresentang sumundo sa kanya sa butik ng kaibigang stylist ni Francis. Bukod sa mangilang-ilang pagkakataong nahuhuli niya tong inirapan siya, tila iniiwasan siya nitong tingnan o kausapin. Na para bang may kung ano tong kiniinisan sa kanya pero ayaw sabihin. Ano na naman kaya yun? Tanong ni Isay sa sarili. Hindi ang ayos niya ngayon for sure. Batid ni Isay na mahitsura siya. Slight. Hindi pa siya nagiging kasing fantabulous ang effort as she was now. Mukha siyang artista. Halos hindi na nga niya makilala ang sarili sa salamin. And although medyo mainit, masikip ang mga damit na pinasuot sa kanya ngayon. Maski pa abala ang araw-araw na pag-maintain ng kanyang curls na estilo ng buhok. Kung mapapasaya naman ito ang kanyang boyfriend. Meaning Papa Francis of course. Well, so what? Besides, hindi hamak namang mas estrikto ang daily regimen na sinusunod ng kanyang irog. Bilang girlfriend ng pinakapremyadong singer-composer sa Pilipinas, responsable niya na magmukhang mature at sophisticated. Hindi ang minsan ay tatanga-tangang undergrad na mag-slow kumilos. Kung kaya ganoon na lamang ang pagtataka ni Isay nang salip na dumiretso sa venue ng Thanksgiving party na pinahandaan ng balikbayang presidente ng Clover Records para sa kanya, days away sa album launch at concert ng Katipan, dinala siya ni Marcos sa panibagong salon. Doon sinimulang ipaandu ng producer ang makeover niya. Ibinalik sa natural nitong katuwidan ng kanyang buhok, pinatrim at ginawang pang retro ang bangs. Ang makeup niya ay dinagdagan ng peach at pink na kulay. Tila hindi pa nakontento, sunod nilang tinungo ang clothing store malapit sa naturang establishmento. And there they remain, magpahanggang ngayon sa carpeted at heavily drap na antechamber ni Madam Tara, the expert couturier. A very tight 32 minutes away from sa venue ng party. Nag-text na nga si Francis, care of Kuya Ricky kung on the way na sila. Hindi na niya nagawang makapag-reply dahil siyempong tinawagan siya ni Madam Tara para magsukat ng mga bustier. Of all things, si Marco na lamang ang nagtitext na baka maliit sila ng konti. Scratch that, hindi lang baka. Rebiso ni Isay sa isip, talagang malilit kami. Kailangan ba talaga to, sir? Muling usal ang dalaga. Pangwalong balik na niya sa fitting room and so far ay hindi pa nahanap ni Madam Tara ang it girl look or the belle of the ball look. Whatever that was, nababagay kuno sa kanya. Hindi rin niya makita ang punto ng pagpunta rito. Given na masaya na siya sa maroon melted mini dress na naunang pinasuot sa kanya ng stylist friend ni Francis. Tumikim siya at sinubukang huwag magpa-intimidate sa scowling but handsome visage ng pinsan ng boyfriend niya. I mean, grateful ako sa support pero... Kailangan, pakli naman ni Marco. Hindi sa ang producer ang pinaka-location sa tao sa Pilipinas. Ngunit ang pakiwari ni Isay ay salit sa salita ang response nito. Bitin. Hindi man lamang sinundan ng at isa pang sir ay babatukin na kita. O di kaya ay so, isukat mo na yan ng madali tayo. O siya, tigil ang satsat. Samantala ay di matinag na pananambit ni Madam Tara sa kanyang tabi. Sabay palakpak sa mga kamay nitong pinamugaran ng samutsaring mga singsing. Isuot mo na lang kasi yan, iha. Para rin naman sa'yo to. Go on in at mag-transform ka na. Sighing in resignation, nangingiming pumasok si Isa sa loob ng malaparador na fitting room upang isukat ang latest designer piece sa dinampot nito. Sigurado siyang sooner or later ay mapapagod din ang Tara na to at sa wakas, idedeklarang nakapili na ng perfect gown para sa kanya. Preferably sooner, like now na.
If not, is I quietly decided while putting on the dress, mag-isa na lang akong dediretso sa party. Si Sir Marco na lang ang magsuot ng gown. At dahil ang mental picture ng naturang sir na nakadamit babae talaga namang nakakatawa. Lubaba siya mula sa likod ng telon na nakabungis-ngis at sukat na kamay ng sariling tiyan upang hindi mapabunghalit ng tawa. Behold! Proud na bitaw ni Tara nang makita siya. Quickly motioning for Isai to turn around. Still barely keeping her giggle feet at bay, she complied. She wore a lace chiffon dress with narrow knotted straps pale pink, dissolving into a frot of ruffles, just above her knees. It was a bit tight, but just so around the bust and her hips. May matching hand-knit shawl pa. Isai had to admit sa lahat ng naisukat niya ngayong gabi, ito ang pinaka-type niyang isuot para sa party. Marahil may pagka-childish, but she really felt like a fairy tale heroine sa ensemble na to. Like Cinderella, glass slippers na lang ang kulang. Napangiti siya lalo. At syempre, Prince Charming ko si Marco? Bagaman hindi siya tinawag, kagyat na napalingon si Isai kay Madam Tara na may tinanong sa kasama. Napakurap siya nang mapabaling ang tingin kay Marco, but he promptly looked away when he caught her gaze. Well, am I right? Or am I right? Madam Tara prattled on, quite seemingly obvious sa pagka-distracted nilang dalawa. Worth the long wait, di ba Marco? I told you I would find the perfect little outfit for this girl. And I did. Say mo ngayon, hmm? Bagay ba? Nagkibit-balikat ang binata. Pwede na, Marco gruffly replied, looking like he could not care less about the dress o sa kung ano mang bagay na may kinalaman sa kanya. Si Isai naman ang napasimangot. Abnormal. Nakawala na sila sa French manicured cutches ni Madam Tara. At sa wakas, sa party ng magkalakas loob siyang tahas ang tanungin ng kasama. Galit ba kayo sa akin? Hindi. Diretso lamang ang tingin ni Marco sa daan. We, eksaheradong balik naman niya rito. I'm not angry at you, Isai. So ano yun? Pasaring ng dalaga. Trip niyo lang na isnabin ako today? Magkausap tayo ngayon, Marco pointed out. I fail to see how that qualifies as me ignoring you. Napakunot noon naman si Isai. Sir, panimula niya. Subalit sa huli ay nagpa siyang hayaan na lamang ito. Kung ayaw niyo ay diwag, fine. She finished instead. Sinabayan pa niya yun ng paghalikip-kip with matching dungaw sa tinted na bintana ng sasakyan. May pagkasutil nga lamang yata ang kanyang mga mata. Salip naman at ilis sa labas, ang bugnuting profile ng producer ang pilit binalikan ng kanyang paningin. Bakit nga bang hirap basahin ang laman ng kokote nito? Isai gave a snort. Abnormal nga kasi. Sumaglit ng sulyap sa kanya ang katabi. Abnormal ang alin? Shit, hindi niya ever sinadyang isay aloud ang statement niyang yun. Much less, akalain na maririnig siya ng binata. Ang traffic. Mapaklang bawi ni Isai, sabay sa niya sa usad pagong nadali ng trapiko sa daang kasalukuyang binabagtas nila. Sa lagi na to, lalo lang kaming malilit. She thought, she ought to call Francis or Kuya Ricky para abisuhan ang mga to. Nailabas na niya ang kanyang cellphone. Brand new at iniregalo ng singer sa kanya, na muling maulinigan ang wangis ni Marco. Nayayamot pa rin ang tsura nito, subalit this time, sa lip na mukha ni Isai ay ang hawak niyang cellphone ang inirapan ng producer. Sino ko kontakin mo? Usisa nito. Si Francis. Aniya. Duh, ipapaalam ko lang na. Don't bother. Po? Salip na magpaliwanag, walang ano-anong hinablot ni Marco ang aparato sa kasinara. When was the last time you called? Pinandilata ni Isai ang binata pero sumagot din. Pagkalabas natin kina Ma'am Tara. Yes. And approximately, how long ago was that? 15 minutes? Well, more or less. Hindi pa rin niya nagigets kung anong kinalaman niyon sa... Tell me, sinabi ba sa'yo ni Francis na kailangan tawagan mo siya more than once every hour? Umiling siya. Hindi, pero... Then don't call so often. Pakli ni Marco. Matter of fact, ang tono nito ay reasonable. It didn't stop Isai from hating it. Though, you'll come off as too needy at baka masuffocate lang si Francis sa attention mo. Hindi ako needy. Tanggi ni Isai na hindi maiwasang ma-offend sa bansag na yon. Malambing lang talaga ako at maalalahanin.
Sinubukan niyang abutin ang kanyang cellphone pero solid ang pagkakasagpak ng seatbelt niya so medyo mahirap gumalaw. Isa pa, lalo lamang yung inilalay ng binata. Hello, kung si Francis ay girlless ang boyfriend ko, dapat lang na maging ganun ako, diba? Then shower him with affection when we get to the party, not before. Nag-green light sa crossing at naitawid na rin sa wakas si Marco ang kotse nila. Hayaan mo namang mamiss ka niya kahit sandali. Teka, what the hell are you? Ang huli, nang makawala na si Isay sa seatbelt at sukat manikluhod sa upuan ng sasakyan. Ibalik niyo na lang kasi ang cellphone ko. Aniya. For someone is trapped in the driver's seat of his car. Kapuri-puri ang effort ni Marco na pagsabay ng pagbaybay sa Ayala Avenue at ang pag-iwas sa abansi ni Isay sa interior noon. Yun ang apakan at ang preno ng mag-red light sa kasunod na intersection. Kung kotse pag-uusapan ay just in the nick of time ito, hindi bumaga ang uso ng Audi sa rear end ng minivan sa unahan nila. Ang dalawa na nasa loob ng kotse, si Isay specifically ay muntik na mapasubsob sa dashboard. Kumapit ang dalaga sa pinakamalapit na makakapitan. Iginiwang ang ulo pa kaliwa, napasubsob pa rin siya. Ngunit sa lip na tumama sa dashboard ay may mga brasong humagipat yumapo siya. Holding her near, dumaplis ang pisngi niya sa malasati na tela ng undershirt ni Marco. Nahagip ang amoy ng pabango nito. Garap nang tumigil ang kotse nang muli niyang iangat ang mukha. Noon natiyak ni Isay na, oo, ang may-ari na maskuladong balikat at dibdib kung saan siya nakalambitin. Ginugusot ang Armani dinner jacket na bumabalabal dito ay ang parehong lalaking kanina lamang ay humablot sa kanyang cellphone. Tatsyak din niyang nakalakalula itong tingnan sa malapitan. Nakakaduling, nakakakaba, na nakaka-excite na para bang anumang segundo ay binitawan siya ni Marco. Or rather, pinabitaw siya nito. Maingat na idinaup ang sarili mga kamay sa mga kamay na nakahawak pa rin dito at isa-isang hinimok ang mga iyon na kumawala. His breath gusted on her forehead. Warm, gentle, oddly enticing, and was gone. He placed her back as best he could on her seat. Umayos ka! He sounded like his usual bugnuting man hid himself. Mag-seatbelt ka ulit. Bahagya nitong yumukod at may pinulit na kung ano sa sahig ng sasakyan. Pagkatapos ay inabot nito yun sa kanya. Tawagan mo na si Francis kung gusto mo. Payak na saad ng binata sa daan na naman nakatingin. Gaya nang nasabi ko na, abnormal. At sa patuloy na pagkabog ng kanyang dibdib, malakas ang suspecha ni Isay na nakakahawa yun. Or may kung anong gayuma ang pabangong nalalanghap niya. Bagay para pumasok sa kokote niya, nahahalikan. Si Papa Francis. Bigla na lamang niyang naalala. Kung tatawagan ko si Francis, maririnig ang malamig niyang boses. Magbabalik ako sa aking normal fangirl self. Right. So thinking, pinindot ni Isay ang speed dial ng cellphone niya. Luck wasn't on her side, however. Nag-ring iyon ng 4 beses saka nariroot sa ibang numero. Si Rick ang sumagot sa kabilang linya. Isay? May bahid ng litong tono ng pananalita ng stand-in road manager. On the way na kami, kuya. Medyo matatagalan lang, ani Isay matapos itong batiin. Si Francis po ba? I mean, sinubukan kong idial ang numero niya pero... Andito na siya sa gallery. Tugon ni Ricky. A bit? So, malayo ka pa ba rito? Hindi ka pa ba nakakarating? Hindi, maingat na balik ng dalaga. Obvious ba? Papunta pa lang. Sigurado ka? Napakunot noo si Isay. Sure na sure. Aniya, kasama ko pa ngayon si Sir Marco sa kotse. Isa na namang pamaglit na katahimikan. Okay, karakay sabit ni Ricky bagaman kabaliktara ng pahiwatig ng pagkakasabi nito. So, hindi ikaw ang babaeng dumating some 5 minutes ago? Lumapit kay Francis at kumausap sa kanya? I thought nakakatuwa ang kinikilos niyo. Nila, pero nasa malayo ka nun, kaya napahitit ito ng hangin. Then sino yun? Sino ang alin? Paklaro naman ni Isa. Kahawig na kahawig mo siya, tulirong sabi ni Ricky. Akala ko nga ikaw yun eh. Sino nga sa... Ngunit tinablat na ni Marco ang phone mula sa kanyang mga kamay. I'll talk to Ricky. Pakli nito. Too weirded out to protest, hinayaan na lamang ito ni Isay. Inalun na muna ang sarili sa pakikinig sa usapan nito at ng RM. Samantalang palingid na ipinagpatuloy ang pagtunghay sa visage ng binata. Kagat niyang nagunita ang alaala ng pabango nito.
ang banay dadampi ng hiningan nito sa kanyang noo. Muntik na isay. Perish, datot.